Ito po ang sistema sa kasalukuyan. Wala po silang maiba to sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga bagong issue, kung hindi ito pong sinasabi nilang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 piso kada kilo ng bigas. Unang-unang punto, hindi po kailanman nangako si PBBM na ang halaga po ng bigas ay kanyang ibababa sa 20 piso kada kilo. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 30, 2023. At isa sa nakakalungkot na balita kahapon, ang pagpanaw po nitong si Mike Enriquez. Siya po ay pilar po ng journalism dito po sa Pilipinas. Sa edad po na 71, August 29, pumanaw na po ito po si Mike Enriquez. Nakikiramay po tayo sa buong pamilya ng Enriquez family at sa kanyang pamilya sa GMA Network. Ano po, ganun talaga ang buhay. Una-una lamang po yan. Ang mahalaga, katulad po ni Secretary Susan Ople, well-lived din po itong buhay po ni Mike Enriquez. Rest in peace kay Mike Enriquez and condolence to the bereaved family. Ito po ang sistema sa kasalukuyan. Wala po silang maiba to sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mga bagong issue, kung hindi ito pong sinasabi nilang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 piso kada kilo ng bigas. Unang-unang punto, hindi po kailanman nangako si PBBM na ang halaga po ng bigas ay kanyang ibababa sa 20 piso kada kilo. Ang kanyang sinasabi po ay pinapangarap niya po ito na maabot ng ating bansa na makapagbenta ng bigas na halagang 20 piso kada kilo. Pero hindi po iyan pinangako at wala po iyang specific time frame. Pero ginagawa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang lahat para po mapababa ang presyo ng bigas sa kasalukuyan. Ayon sa datos ng ating gobyerno, wala pong pagkukulang sa bigas. Ang ibig pong sabihin, kung wala pong pagkukulang sa supply po ng bigas, dapat ang halaga po nito ay hindi po tumataas sa kasalukuyan. Pero taliwas po ito sa nangyayari, sapagkat ang halaga po ng bigas ay sobrang taas. Nasa 60 pesos mahigit ang halaga po ng bigas sa kasalukuyan. Yan ay hindi dahil kulang ang supply ng bigas. Ito ay dahil sa mga mapagsamantalang tao, unang-una sa politika, na ang layunin po nila pasamain ang imahe ng Pangulo at palabasin sa publiko na ito ay nangako na mababang presyo ng halaga ng bigas at hindi natutupad. Kaya naman, ang ginagawa po nila ngayon, itinatago po nila yung bigas. Politically motivated at ang pinakamasaklap po dito, yung pagiging ganid sa salapi ng mga negosyante na nagtatago ng mga bigas na ito. Biruin nyo ang rason kung bakit mataas ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ang sabi ng mga nagre-retail ng bigas, kulang ang supply na bumabagsak sa kanila, kaya naman ang halaga ng mga ito ay lalong tumataas. Siyempre, kinakailangan din po nilang magpatong ng halaga ng kinakailangan para kahit paano kumita po sila. Kaya lumolobo ngayon yung presyo ng bigas. Ang masakit, tayong mga mamamili, tayong mga ordinaryong Pilipino ang naaapektuhan at nagdurusa sa mga political na agenda ng mga taong nasa likod ng pagtaas ng bigas at sa mga makasarili at gahaman sa salapi ng mga negosyante. Ngayon, alam po ng ating gobyerno ang problema na yan at hindi po nagpapabayaan si Pangulong Bongbong Marcos. In fact, kahapon, nagkaroon po ng press conference ang ating gobyerno diyan po sa Malacanang, in particular, ang Bureau of Customs. At ayon po sa kanila, inutusan po sila ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa po ng mga inspection or raids dito po sa mga rice smugglers at saka hoarders. Ito po ang latest na balita o balita kahapon. Sabi po dito sa internet o sa website ng Presidential Communications Office, President Ferdinand R. Marcos Jr. has ordered
the Bureau of Customs to continue its warehouse raids to quell hoarders and illegal importers of rice. Una kasing nangyari dito, mga tol, nag-inisyatibo ang ating iboboto kung sila po ay tatakbo sa pagkasenador sa 2025 na si Speaker Martin Romualdez at ACT CIS Party List Congressman Erwin Tulfo na mag-inspect ng warehouse ng mga bigas. Nung nakaraang linggo pa po yata yun, ano? Iba pa po yung naging inspection kanina. Doon sa naging inspection nila nung nakaraang linggo, eh makikita po na talagang itinatago po ng mga mapagsamantalang negosyante na ito ang mga bigas para po makontrol nila ang supply pati ang presyo nito sa merkado. Kaya ngayon, yan ay buko na at totally naka-full swing ang aksyon po ng ating gobyerno laban po sa mga smuggler at hoarders na ito. Tuloy ko po ang binabasa kong balita. In a press briefing in Malacañang on Tuesday, Bureau of Custom Commissioner Bienvenido Rubio said that the Bureau of Custom is doubling their efforts to hunt down illegal importers of agricultural goods by validating all warehouses, particularly on imported rice. Tandaan po natin, ang Bureau of Customs under the law ay meron po itong kapangyarihan to inspect kahit wala pong search warrant. Ano? Para po matiyak na yung mga ini-import na mga produkto, particular sa agrikultura, ay nailalagay po sa tama. At kung matatandaan po din po natin, binanggit po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA, ikalawang SONA ng Pangulo noong July 24, 2023, na hahabulin ng gobyernong ito ang mga mapagsamantalang negosyante, particular itong mga smuggler at saka hoarders. Ayon pa po dito sa binabasa nating balita, as per the directive of the President, ayon po kay Commissioner Rubio, ang gagawin po natin is we will validate all warehouses that are storing imported rice and then upon validation, we will issue letters of authority to conduct inspection on these warehouses. He also gives updates on the agency's efforts where he reiterated the recent surprise inspection in rice warehouses in Bulacan. Ayon pa dito kay Rubio, in a recent service of a letter of authority, we served 3 letters of authority against 3 warehouses reportedly utilized in storing imported rice located at the Intercity Industrial Complex San Juan, Balagtas, Bulacan. The 3 warehouses that were subjected to the inspection were Great Harvest Rice Mill Warehouse located at Intercity Industrial Complex, San Pedro Warehouse Intercity Industrial Complex, and FS Rice Mill Warehouse. Ngayon, ano ang implikasyon nito, mga tol, sa mga warehouses na ito? Okay, tuloy ko po yung binabasa ko pong balito. Ah. Sabi po dito, the subject warehouses were sealed temporarily to secure the imported sacks of rice found therein, pending the completion of the inventory by the assigned examiners, which will continue on August 29. The owners and operators of the warehouses were directed to submit proof of payment of duties and taxes due to the subject imported sacks of rice within 15 days from the implementations of the letter of authority until September 8, 2023. Yan po ay parte ng due process. Ngayon, doon po sa mga nakasuhan, ito po ang sinabi ni Commissioner Rubio, tuloy-tuloy naman po kaming nagpapile ng kaso. And now we are in close collaboration, coordination with Department of Justice para mapabilis yung pagsampa ng kaso at pag-file ng charges against the smugglers na nahuli nila at na-identify po nila. Yan po ang ginagawa ngayon ng Bureau of Customs. Kaya babala na po ito sa mga mapagsamantalang negosyante, yung mga illegalista. Pwede naman kayong maghanap buhay not at the expense ng kapwa ninyo Pilipino. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo para lamang kayo kumita ng pera. Niloloko nyo ang gobyerno at pinapahirapan nyo ang taong bayan. At
Para mas bigyan pa ng pansin ang problema na ito, siyempre, katulad ng sinabi ko kanina, ang iboboto po natin kung sila ay tatakbo sa pagkasenador na si Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Pulpo, ay nagsagawa po ng inspection kanina. Nakalive po ito sa page ni Secretary Tuloy, kasi dati siyang Secretary ng Social Welfare and Development, si Congressman Erwin Pulpo. Pero dinownload ko na lamang para mas makita po ninyo ng maayos ang ginawa pong inspection ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Erwin Pulpo sa isang warehouse somewhere in Bulacan. Tama nga ba? I-check ko nga kung sa Bulacan nga ba yung kanina, kasi baka magkamali po ako ng impormasyon na ibinibigay. O, ito po yun, ano? Ito po yung ginawang inspection ni Congressman Erwin Pulpo and Speaker Martin Romualdez. At i-play ko na lamang po dito sa screen para mas malaki po at makita po ninyo. Yan. Yan po ay nangyari kanina. Surprise inspection po yan sa mga warehouse ng bigas sa Balagtas at Bukawi, Bulacan. Makasama po dyan si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Erwin Pulpo. Siyempre, kasama po ang mga operatiba mula po sa Bureau of Customs. At dito makikita po natin, mga tol, kung paano, bagamat hindi pa tayo sigurado, pero kung ano po yung nakikita natin, siguro yun na po ang magsasabi kung ano ang katotohanan. Napakaraming bigas. Panoorin po ninyo, mga tol, ang video na ito na dinownload natin mula po sa Facebook page ng ating future senator na si Erwin Pulpo. Napakaraming bigas. Nakikita po ninyo yan. Tapos, sasabihin ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno, kulang daw ang bigas at napakamahal ng halaga ng bigas. E totoo, mahal talaga ang halaga ng bigas. Pero bakit pa nagmamahal ang halaga ng bigas? Dahil tinatago po ng mga walang hiyang tao na nasa likod ng pagtatago ng mga bigas na ito. So, pakinggan po natin, ha, kung may mga pag-uusap dito. Ayan, magkasama po si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Erwin Pulpo. Siyempre, may mga kasamang media personalities po dyan. At saka, siyempre, ang operatiba po ng ating Bureau of Customs. Ngayon, paano nila i-deny ito? Sabi nila, kulang ang supply ng bigas. Pero alam naman natin na tambak, kitang-kita po natin, tone-toneladang sako ng bigas ang naka-imbak dito po. Hindi lang natin masyadong madinig ang sinasabi dito ni Speaker Martin Romualdez. No? Pero, alam nyo, mga tol, ito pong nakikita natin, total, di naman natin masyadong madinig. I-advance natin, ano? Ah, hindi natin makita. Maganda sana yung parte na umiikot sila, eh. Oh, but anyway, ulitin natin kasi doon sa unang bahagi, oh, yan, oh. Ito ay napakalaking warehouse na puno halos ng mga bigas. At ano ang nangyari? Bakit nandiyan po ang mga bigas na yan instead na naibebenta po sa merkado? Malinaw lamang, mga tol. Sino nakikita nyo? Halos sa 2 poste ang taas ng bigas sa pagkakaimbak. Tapos hindi nila inilalabas sa merkado. Kasi ang layunin is kontrolin ang supply. Kapag ka nagkukulang ang supply, itataas ang presyo nito. Ang masakit pa dito, mga tol, kapag ka umani na yung mga magsasaka po natin, babarating pa ng mga walang hiyang tao na ito. Tapos itatago lamang nila. Diba? Yan, oh. Grabe, oh. Grabe yung mga dami ng bigas na yan na nakita po dyan. Tapos sasabihin nila, ang halaga ng bigas ngayon, tumataas, kasalanan ni PBBM. Hindi kasalanan ni PBBM yan. Babalik ako sa sinasabi ko dito, yung mga nagkokomento lalo dyan, na mga tagahanga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag niyong idadamay
yung tatay ninyo. Ano? Kasi bakit? Ikikriticize nyo si PBBM, tapos sasabihin ninyo, panahon ng tatay ninyo, hindi ganito ang nangyari. Oy, panahon ng tatay ninyo kung bakit naipasa ang rice tarification law. Sa panahon ng tatay ninyo, nangako ang economic team nito na kapag ka napirmahan ang rice tarification law at na-implement ito, ang halaga ng bigas ay mapapababa ng 7 piso kada kilo. Nangyari ba yon? Hindi yon nangyari. Ano? Ano ang nangyari? Noong panahon na itong rice tarification law ay napirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay nagbigay ng napakalaking pagkakataon sa mga negosyante, lalong-lalo na sa mga importer. At itong mga importer na ito, sinamantala ngayon yung kanilang pagkakataon para i-manipulate ang importations pati ang halaga po ng bigas. Kaya naman, tayo ngayon ang nagsasuffer. Ang halaga ng bigas ay tumataas at walang magawa ang gobyerno dahil wala na po control ang gobyerno para ma-stabilize ang presyo nito. Isa yun po sa mga negatibong epekto ng rice tarification law. Tapos isisisi nyo ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos, samantala ang may kasalanan ang dating administrasyon kung bakit nila pinahintulutan ang batas na yan. Kaya kinakailangan po iyan na maamyendahan o sana maripaso na lamang. Bakit kailangan amyendahan o iripaso? Kasi alam nyo mga tol, yung batas na yan ang totoong nagpapahirap sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Ang mga magsasaka po natin, tinatamad na pong magtanim dahil po sa imported rice. O ano ngayon ang nangyari? Kapag tinamad po ang ating mga magsasaka, syempre, ang production po dito sa Pilipinas magkukulang at aasa na lamang po tayo ng aasa sa supply mula po sa ibang bansa. Mag-i-import na lamang tayo na mag-i-import. O mas maganda itong video na ikalawang dinownload ko kasi mas makikita po natin dito kung gaano karami yung bigas sa bang ini-inspect. Dito pong si Speaker Romualdez at Congressman Pulpo. Panoorin po natin itong ikalawang video, ah, mga tol. Yan. O, ito po yung prior doon sa interview na ipinagkaloob nitong si Speaker sa mga kasamang media. Dito, makikita po ninyo yung kabuuan po ng warehouse na punong-puno ng bigas. So, sa mga senador na nangako na pinangalanan na po ni dating Secretary Manny Piñol, kayo po ay nangako na titingnan po ninyo ang problema sa rice tarification law. Kung ano man yung butas ng batas na yan, aayusin ninyo. Huwag nyo pong kalimutan ang inyong pangako. O, papangalanan po natin ang mga nangakong senador, ha? Ayon po sa post nitong si Secretary Manny Piñol. O, ipakita ko na lamang sa inyo para hindi ako ma-fake news dito. Gamitin po natin yung mismong page nitong si dating Secretary Manny Piñol. Ito po yung mga senador na nangako na sila po ay mag-aamyenda sa rice tarification law para yung dulot po nitong negatibo sa taong bayan ay maayos. O, una po diyan, sa ipinakita natin si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi po dito sa post, in the same Manila Bulletin article posted on February 22, 2022, Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano also said that his top priority agenda in the upcoming polls include investments, okay, in cold storage facilities, amendments to the rice tarification law, and promotion of agriculture among the youth. Oh, just like the rest, Alan seems to have forgotten his promise even as the price of rice had soared beyond 50 pesos per kilo in the market. Puntahan pa po natin yung ibang mga senador.
si Chis Escudero. In an article posted by the Manila Bulletin on February 22, 2022, senatorial candidate Chis Escudero said his top priority agenda in the upcoming polls include investments in cold storage facilities, amendments to agriculture, amendments to the rice tariffication law, and promotion of agriculture among the youth. Sadly, Chis had been silent on the issue even as the price of rice in the market had soared beyond 50 pesos per kilo. O sino pang senador? Si Riza Ontiveros. In 2020, long before the national elections of 2022, re-electionist Senator Riza Ontiveros called for the review benefit of rice tariff law to Philippine farmers amid plunging local rice prices. Ayon dito kay Riza Ontiveros, kailangan i-review ang rice tariffication law para makita kung talaga bang nakakatulong ito sa ating mga magsasaka, lalo pat maraming lumalabas na problema sa implementasyon ng batas na ito. This was the statement of Senator Riza Ontiveros as she calls for a comprehensive review of the rice tariffication law after an alarming drop in prices of locally produced palay. Ayon pa kay Senator Ontiveros, nakakaalarma at nakakalungkot na ang mga magsasaka na siyang nagsisikap para may kainin ang bawat pamilyang Pilipino ay siyang nanganganib, magutom at maghirap dahil sa pagkalugi sa presyo ng palay. Pero hanggang sa ngayon nananatiling tahimik itong si Senator Riza Ontiveros sa rice tariffication law. Kasama po sa listahan si Senator Rapi Tulfo. On April 1, 2022, a little over a month before the national elections, senatorial candidate Rapi Tulfo vowed to repeal the rice tariffication law if elected. Ayon dito kay Senator Rapi Tulfo sa interview sa kanya ni Boy Abunda, the rice tariffication law is really a burden to our farmers. Kaya nangako po siya na kung siya po ay mahahalal, aamyendahan o i-refill niya, ibabasura niya sa pamamagitan ng isang panukala ang rice tariffication law. Yan. At syempre, si Senator Win Gatchalian, nangako din po itong si Senator Win Gatchalian noong March 12, 2022 na ipupush niya ang oversight committee para po sa rice tariffication law implementations. Pero nananatiling tahimik po itong si Senator Win Gatchalian sa issue ng rice tariffication. O kaya muli ipinapaalala lamang po natin mga tol na ito pong mga senador na ating binanggit, sila po sana ay tumulong sa ating gobyerno para po itong batas na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na rice tariffication law na nagpapahirap sa ating mga magsasaka at dahil dyan nadadamay ang buong mga Pilipino, sana maripaso o maamyendahan. Huwag po kayong makalimot sa inyong mga pangako. Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya ipinangako na ibababa sa 20 piso kada kilo ang bigas. Yan po ay kanyang pinapangarap. Magkaiba ang pangako sa pangarap. Ganunpaman, ginagawa po ng Marcos administrations ang lahat para po kahit paano maibsan ang mga kahirapan na dinadanas po ng ating mga kababayang Pilipino, partikular sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya meron po tayong kadiwa ng Pangulo. Bagamat hindi po kaya niyang solusyunan ang problema ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan, kahit paano, yung mga nakikater po nitong kadiwa ng Pangulo, malaking tulong na rin po sa kanila sapagkat alam naman natin na napakababa po ang halaga ng presyo ng bilihin sa kadiwa ng Pangulo kung ikukumpara po ito sa merkado. O yan lamang mga tol, pinapaalala lamang natin na sa pagkakataong ito, itong mga negosyante na nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bilihin, partikular sa bigas, dalawang dahilan kung bakit po nila ginagawa yan. Nakikipagsabwatan sila politically para i-undermine ang Marcos administrations. Hopefully,
Masira ang tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi po sila magtatagumpay sapagkat hindi naman po tayo bulag sa katotohanan. At yung ikalawang dahilan na talagang hindi na yata mawawala sa tao, yung pagiging sakim at gahaman sa salapi. Ang mga negosyante na nangi-smuggle, nagtatago, nag-hold ng mga bigas na ito, eh wala pong best description sa kanila kung hindi greed. Ano, sila po ay mga ganid sa salapi, sakim. Wala po silang inisip kung hindi magpayaman at the expense of the Filipino people. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento at shoutout pong muli sa inyong pong mga manunood. Suportahan po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Huwag po tayong bibitiw, magsama-sama po tayo hanggang June 30, 2028.